At ngayon ay magbibigay uli ako ng isang pang tip kung paano madagdagan o mag-increase yung ating daily sales or income sa ating sari-sari restaurant, guys. So ang isang ginawa namin na talagang naging magandang result sa aming sari-sari store ay nung kinumbert namin yung isang part na gawing food business or karinderya siya, guys, so na pansin namin na mas dumami yung aming customer nung magkaroon ta kami ng food business, so siyempre pag may kakain, guys, minsan bibili ng soft drinks, kung ano-ano mga palamig. At hindi lang yun, guys, kasi mag-increase din yung aming sales dahil sa kanilang sa pagkain nila, guys. So napakalaking bagay na magkaroon ka ng another or food business pag may sari-sari store ka, guys, talagang nakaka-attract talaga siya ng mga tao, guys, para pumunta sa inyong store at hindi lang kaya bibili pa ng kung ano-ano mga items pag uwi, guys. So yan ang isa pang tip na talagang effective talaga sa para sa amin, guys, para sa amin na as a store owner, na napansin ko na lumakas yung daily sales namin or income dahil sa food business na tinumbert namin dyan, guys, na food business yung kalahati ng store, guys. So another one, guys, is magkaroon ka ng or magdagdag ka ng mga equipment or what do you call this, tools para makadagdag din sa sales mo, no? So isa pang napansin ko, guys, nung nagkaroon kami ng result, guys, ay dumagdag din ang aming income sa daily income dahil sa malakas na benta namin ng yelo, guys, dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon. So talagang mga tao ay na bili rin ang bili ng yelo, guys, para magkaroon din sila ng comfort dahil sa mainit na panahon, guys. At yun nga ang isa sa mga dahilan na nadagdagan din yung aming daily income dahil sa pagbili namin ng dessert, guys. So yan ang isa sa dahilan para mag-increase ang ating daily income, guys. Pag-innovate tayo, no? O pili tayo ng mga asset na makadagdag ng benta natin pang araw-araw, guys. So yan lang, guys, maraming salamat ulit at magandang araw sa lahat.